tinatanong ng ilan, sino ba siya? Saan siya nang galing? Wala ka bang kaibigan? Wala ka bang kalaro? Wala ka bang best friend? Lumaki po ako sa farm, Ma'am Karen. Lumaki po ako na tinago po ako. Lumaki po ako sa farm. Pagtungtong ko po ng 14 years, kundi po 12 or 14 years old, to nalaman ko po na ang nanay ko po ay dating kasambahay ng tatay ko. Doon po ako nag-umpisa na nagkaroon ng isip. Sabi ko, paano nangyari? In fact, tama ba ganitong buhay? Na nalagi lang ako nasa farm. Nung after that, after 14 years old ko po, unti-unti, tinuturuan ako ng tatay ko sa negosyo. Doon po ako naumpisahan, doon din po ako nakilala ng tao. Natuto po ako mumili ng mais sa Concepcion, sa Bamban, sa Tarlac. Kasi ang hanap buhay po namin, baboy. Gumagawa po kami ng sariling feeds. Doon ko din po nakilala ang mga supplier po ng mga gamot, supplier po ng genetic mismo, yung baboy. At doon ko rin po nakilala ang mga naging buyer po ng mga baboy o mga produkto po ng farm. Hindi po ako bigla na lang po lumabas. Maraming pong akong kababayan, kahit yung kapit bayan po namin, na makapagpatunay po, nakilala po nila ako, bata pa lang po ako. Mayor Guo, sa revelasyon mong ito, you might be cited for perjury in the Senate. So sa mga nanonood ngayon, paano ko nakakasiguro na hindi ka nagsisinungaling? Na inimbento mo lang ito, pinag-isipan mo ang kwentong ito, humarap ka kay Karen Davila at para sabihin, eto nanay ko, dati siyang kasambahay na hindi ko kilala. Sasabihin ng Senado, how can we believe you? Unang-una po, Ma'am Karen, kilala po ako ng mga tao na kasalamuha ako nung bata ako. Pangalawa po, ako po ay isang Pinoy. Ako po ay isang Filipino. Ako po ay meron passport na Filipino. At nag-iisa lang po ang passport ko po, Ma'am Karen, Filipino. Philippine passport po ako.